kabasaan na. Yung ating texto ay umaga ay napakaganda na makita natin na dito sa texto nito ang ating Panginoong Jesus ay bukas, handang makipagtalastasan, handang makipagpuntahan, at makipag-unayan patungkol sa pagkabuhay na mamuli. Sa kabila ng katotohanan alam niya na ang kanyang mga kausap ay naghahanap lamang ng kanyang pagkakamali. Na sa kabila ng pagkakaalam niya na ang kanyang mga kausap ay they are just testing the waters. Maaari sana niyang hindi pansinin ang mga nagtatanong, ang mga manunguya, ang mga mapagpanggap, ang mga mapagpumuli, ang mga plastic, ang mga tupperware, mga upan. Subalit, ngunit, tatapat. Ang Diyos ay hindi ganun ang kanyang pagtingin sa mga bagay-bagay. Kundi kinuha niya ang pagkakataon nito. He sees this moment as moment of explaining, teaching the people around him. Tinanggap niya ang mga mapanghamong tanong ng mga tao nito, saan man sila nanggagaling, ano man ang kanilang mga dahilan, dahil siya ay umaasang mabuksan ang kanilang saradong isipan at mapagtanto sana nila ng Diyos ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Yung parang espiritu ninyo, minsan na kahit wala na kapag-asang magbagong inyong mister, maasa pa rin meron. Yung espiritu ninyo na wala na pag-asa dahil damatags na tayo, that's moving. Umaasa pa rin kayo na someday sa tao darating si Mr. Wright o si Miss Wright. Ang ating Panginoong Jesus ay mga mataas na paggalang sa mga pinuno ng kanyang kapanahunan. Hindi natin kakailayo. Ngunit, subalit, natagwat, pag siya ay nagdidismaya, ipinapakita niya ito. Pinapakita niya ang kanyang pagkalungkot, pinapakita niya ang kanyang panlulukaypay sa mga pagkakataong hindi kumikilos ang mga leader sa kanyang kapanahunan. At pinapakita niya at sinasabihan niya sila na dapat ganito ang kanilang gagawin at ito dapat ang kanilang sasabihin. Dahil dito, pwede rin sanang gawin dahilan ng ating Panginoon Jesus na para ano kung pag-usapan natin ang buhay na mamuli, pagkabuhay na mamuli, kung ganito rin naman ang inyong mga ginagawa. Useless lang na pag-usapan natin na mabubuhay kayong muli at pagpapatuloy ninyo ang inyong panluloko sa amin. So, pwede sana niyang gawin nyo. Pero, ang ating Panginoon ay hindi sumuko, hindi siya tumigil na makipag-ugnayan at makipagkalastasan patungkol sa pagkabuhay na mamuli. Isa lamang itong senyales para sa Panginoong Jesus, napakalaga ang bagay na ito na dapat pag-usapan natin. Sinamantala niya ang pagkakataon tuwing inihahanda nila ang kanilang mga bitan, kinukuha niya ang pagkakataon iyon upang ang patibong, ang bitan na kanilang inihahanda, sila mismo ang mahulog sa kanilang mga sariling bitan. Kung mahirap yata yun, no, yung ine-testing mo yung isang tao, pagkatapos ikaw din ang mapapahiya. Yung parang ginagawa ng mga iba dyan, gumagawa ng ibang account, tapos tine-text si Mister, tapos nagalit si Mister, iiyak-iyak kayo, eh kayo naman yung gumawa ng ibang account. Kasi may pag-asa, may hope ang ating Panginoon Jesus na mula sana dito,
umusbong ang pagsisisi at pagbabago sa kanilang mga kausap. At maintindihan naman nila ang pagkabuhay ng mabuli ay patunay ng Diyos na ang kamatayan ay hindi niya kayang supilin, hindi niya kayang sangkaan, hindi niya kayang pigilan ang buhay nilaan ng Diyos sa huling paglilitis at sa huling pagbukong. Yung idea ng muling pagkabuhay ayon kay Dr. Lucas ay isa itong pagkakataon na ang katarungan, ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Ito yung pagkakataon na wala tayong itatago. Ito yung pagkakataon ng Diyos lamang ang magdidikta sa mga bagay-bagay at ilalabas niya yung katotohanan. Ako din naman mga kapatid, pwede naman sanang iwasan ang topic na ito dahil minsan napaka-boring at minsan sumisiksik sa isipan. Bakit ko iisipin yung muling pagkabuhay? Dami ko naman problema sa buhay na ito, iisipin ko ngayon. Muling pagkabuhay. Pero dito nga sa ating teksto, napakahalaga ito dahil ang ating Panginoong Jesus mismo ay kanya itong pinaliwanag sa mga taong nakikinig sa kanya. Bagay na nagpukonsensya rin sa akin na hindi ko dapat iwasan ito. Dapat kahit ayaw ko itong teksto na ito, makipag-struggle ako. Kaya nung aking pinagbubulay-bulay ang tekstong ito, hinahamon niya ako at tayong lahat para tingnan muli kung anong ibig sabihin sa buhay natin bilang Kristiyano ang pagkabuhay ng muli. At ano ang relasyon nito sa ating mga deklarasyon, sa ating mga diskurso na sinasabi natin na ang ating Diyos ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Yung baka pa kayo kinakanta na natin na God's not dead, He's alive. Alam na alam niyo mga katulad ng damatas na yun. Siyempre. Ang aking Panginoon Jesus sa mga babae sa pagkikinasal na siya ay magiging pag-aari ng mga lalaki. At kapag ang kanyang asawa ay namatay, gaya ng narinig natin, ang mga kapatid ng namatay ay may karapatang ikasal ang naturang babae o naturang balo. At ang babae ay walang karapatang tumanggit. Iniisip ko tuloy kung paano na lang kung Ure no itong paon ko na kay isang nata. Wala ka na itong karapatan. Kaya kung aking binigyan pansin ang teksto nito, binigyan diin ng ating Panginoong Jesus na ang pagkabuhay ng mga kuli ay katapusan ng pagmamaltrato sa mga kababaihan. Ito yung gustong tignan ng ating Panginoon at gusto natin tignan. Ang muling pagkabuhay ay katapusan ng mga uri ng pang-aabi tulad ng sistema ng ideya na ang mga babae ay ari-arian lamang. Yun yung ipinasok ng ating Panginoon Jesus. Nagkakamali kayo. Sa muling pagkabuhay, hindi kailanman pag-aari ng lalaki ang mga babae. At walang karapatan mga lalaki na ilitin ang isang babae na ikakasal. Ang pinaproblema ko dito kapatid, kung sinasabi ko, pag pinag-aaralan natin yung malalakasulatan, may umusbong na problema eh. Ibig sabihin pala nito, yung mga hindi nakapagkasawa ngayon, eh, hindi na talaga kailangan makapagkasawa. Mga natibakag na ngayon. Huwag na natin isipin yung matakit. Ang isipin natin ay yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus dito na ang mga babae ay mapapalaya na sa ganitong sistema. Hindi na sila ari-arian, kundi sila ay magiging anak ng Diyos. Amen. Katulad ng mga anghel. Noong sinabi ng ating Panginoong Jesus na sa pagkabuhay ng mga huli ay hindi na katulad ng dati na kung saan merong kasalan, na yung kasalan na yun minsan ay nagiging sakalan
Ito ang kanyang tinuran. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babae ang karapat dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat natutulad sila sa manghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay nakabilang sa muling na buhay. Ibig sabihin, ang pagkabuhay na mamuli ay panahon ng pagpapalaya ng Diyos para sa mga inaapi at naapi. Pagkakaroon ng bagong buhay sa mga animo ay anino at isang buhay na bangkay dala ng kahirapan at dala ng sistema ng panubil na kagaya ng panahon ng ating Panginoon Jesus na walang karapatan tumanggi yung babae. Iisip ko tuloy kung wala talagang karapatan tumanggi. Buti lang kung yung kapatid na lalaki na susunod ay kulay na ustara mo ng kumpaang at nakaisang kalaan. Eh kung siya pa ulit mo papahirap sa iyo. Kaya itong ipinakita, ipinamalas ng ating Panginoon Jesus patungkol dito ay isang pagpapalaya. May isang sinasabi niya na may karapatang magpasya para sa kasalanan at buhay na kasiyasiya. Dahil dito, tunay na, kung ganun ang ating pagtingin, tunay na ng ating Diyos ay Diyos ng buhay at Diyos ng mabuhay. Magtatanong ako, para ano pa ba kasi ang pagkabuhay na mabuli kung patuloy lang na maapi ang mga naapi? Para ano pa ba ang pagkabuhay na mabuli kung ang kaharapang dinadaras natin ay siya pa rin yung ating daranasin? Para ano pa ang pagkabuhay na mabuli na kunyang tayo dito, kunyang pa rin tayo hanggang sa pagkabuhay na mabuli? Hindi walang hanggang pagkukunyang. Para sa mga Saduceo, ang mundo ito ay itulang. Itulang ang taong mundo kung saan kikilos ang Diyos bilang tagapag-ingat at tagapagtupad ng kanyang mga pangako at kanyang ipan. Pero, subalit, ito ay pinabulaan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagsalot. Nais iparating ng ating Panginoong Jesus na ang pagkabuhay na mamuli ay dito tutuparin ng Diyos. Ito ang kanyang pangako para sa mga sa ipapatupad niyang katarungan at kakayapaan na sa kanya lamang nagmumula. Naway maging malinaw ito sa ating lahat na ang muling pagkabuhay ay isang katuparan ng mustisya at hindi lamang ito patungkol sa paggantimpala at pagpaparusa. Hindi lang ito patungkol sa impyerno at paraiso, at kundi ang katapusan ng lahat ng uri ng pamaapi at diskriminasyon. Kaya naman, sa pamamagitan nito, hinahamon tayo ng ating Panginoon Jesus. Kung maalala natin yung ating panalangin, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, gawin nawa ang nakatuloy ng mga kapatid. Pinapanalangin ng ating Panginoon Jesus na kung ano yung nangyayari sa langit, mangyayari sana dito sa lupa. Na kung saan ang tekstong ito ay isang hamon sa atin, na huwag na natin hintayin pang darating yung araw na yun, yung pagkabuhay ng muli, upang gawing makayapa, gawing kahimik, gawing pinapakita natin ang Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Nawa maintindihan natin ang pagkabuhay ng muli ay pagpapaalala sa atin na ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, kaya hindi niya hinahayaan na ang katapusan ng tao ay kamatayan, kahirapan, kapalaluan, kundi buhay at buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan ng pagtingin, ang muling pagkabuhay ay tutungang biyaya at regalo ng Diyos sa atin. At masasabi nga natin ng ating Diyos ay Diyos ng buhay at ng mga buhay. Sa lumang tipan, mga kapatid, tinalakay doon ang tungkol sa muling pagbango o pagtayo ng templo ng Diyos na nawasak dala ng digmaan at pananakot.
Para sa akin, pinapakita nito na ang Diyos muli, ang Diyos ay muli niyang inaayos ang mga bagay na naglalarawan ng kanyang kabanalan. Kaya naman mga kapatid, kung nasira man ang ating mga buhay, nais ng Diyos na ayusin ito. Maging sa mga nanonood, maging sa mga nakikinig ngayon sa ating through online, ikinagagalak ng ating Diyos na ang mga nawasak nating buhay, ang mga nasirang buhay, mga naghihirap na buhay, ay magkaroon ng buhay na naglalarawan ng kanyang pagka-Diyos, ng kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin na tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. At kung ano ang ating ginagawa, parang ginagawa na rin ng Diyos. Kung sinaktan natin ang kawangis ng Diyos, parang sinaktan na rin natin ng Diyos. Sa pagkakataon ito, ang teksto ito na ating binasa ay pinapaalala na sa atin na ang mga nasira, ang mga nawasak, ay hindi pawabayaan ng Diyos na ganun na lamang. Kanya ito inaayos para rin sa ikatataas ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa bagong tipan ayon kay San Pablo, doon ay kanyang sinabi ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Now, kung pagdutuhin natin yung Old and New Testament, it talks both about the restoration of the temple and the coming of the Lord Jesus Christ. Nagbibigay ito sa atin ng larawan ng ating Diyos na kung saan ay kanyang nire-restore, kanyang inaayos ang mga nawasak. God is restoring those interrupted, broken, and shattered relationships in our lives. Mga kapatid, marami nang nasirang mga ilang mundong ito. Marami ng mga nawasak ng pamilya dahil sa hindi mga may papaliwanag na pagkakataon na pangyayari. At minsan, ibinubunga ito ng ating mga gawain. Meron akong picture nung college ako. Nung naglilihi siya, naglagay siya ng underwear sa apache case ni Mister. Tapos iiyak-iyak siya. Sabihin, kanino yan, hindi sa akin yan. Pinagmumulan ng away. Sabi sa amin, hindi ko naman alam kung bakit ko ginagawa yun, bakit ako lumilig ka na conflict between me and my husband. At yun yung mga kapatid, sometimes we're doing things against our will. At minsan, doon tayo umiyak na kung saan ay nasisira natin yung larawan ng Diyos, yung balak ng Diyos na i-restore ang mga shattered relationship. At nagiging kasangkapan tayo minsan, lalo pa na maging instrumento ng pagkawasak ng ating mga relationship. Pinapakita dito sa teksto nito yung plan, the grand plan of God bilang Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Yung pagka-restore ng ating relasyon sa Kanya dati nung nilikha niya ang mundo at ng tao. Nakasama niya palagi na kung saan ang relasyon yan ay sinira ng kasalanan. Dito nais niya ibalik ang dating relasyon at kalagayan kung saan kapiling niya ang kanyang kawangis sa kalagayan kasiya-siya, ganap, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay, hinahamon tayo ng tekstong ito na mag-isip sana tayo. Parang sinasabi kasi ni Jesus, bakit mo iisipin pa sa muling pagkabuhay ang mga asawa at sino yung asawa ng ganitong tao? Bakit yun ang iniisip nyo? Parang ganun sinasabi ng Diyos.
Ang dami mo dapat isipin sa muling pagkabuhay ng pag-aasawa ka. Ang dami mo isipin sa muling pagkabuhay, pwede may pagbaak na. Ang dami mo dapat isipin na iba. At sinabi ng Diyos, kayo lang ay magiging anak ng Diyos. So ang isipin nyo ay paano maging Diyos? Kaya naman ang teksto nito ay inahangon tayo ngayon kung paano maging anak ng Diyos, ang Diyos ng buhay at Diyos ng mundo. Kaya naman, pinapaalala ko sa inyo yung ating annual theme na pinamana sa atin John Wesley bilang pundador ng Methodismo, na ito yung ating simple rule in living. Do good, do no harm, stay in love with God. Sa pamamagitan nito, patuloy tayong maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kahit doon sa mga taong tumigil na sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, kung gumagawa tayo ng maganda at nakikita nila ito, ano man yung ating kalagayan, ano man yung ating karanasan at nakikita nila na maganda pa rin yung ating ginagawa, nakagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, alam niya na plastic ang kanyang mga kausap. Pinutrinado niya yung topic na yun na napakaseryos ng bagay. Kahit alam niya na traitor yung kanilang mga kanyang mga kausap. Puro kan at tapawin. Kinausap pa rin niya ng mga kausap. Sa iyon, aking mga kapatid, ipinapanalangin ko na nawa at masan kayo ng Diyos na mga pagpapala at maging daluyan pa kayo, lalo ng pag-ibig at ng grasa ng Diyos, ang patuloy ninyong pagiging matatag sa paninindihan sa Kanya, na gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, na magpatuloy sana kayong matatag sa pagtangan ng alipuntunin ng Diyos natin, Diyos ng buhay at Diyos ng mabuhay. Nawa, mas masan kayo ng aking Diyos.